Ano mo malalaman kung may aneurysm ka? Alamin muna natin kung ano nga ba ang aneurysm. Ito ay umbok sa ugat sa kahit anong parte ng katawan. Pwede sa legs, kidney, utak, pero ang pinakamadalas na natatamaan ay ang aorta. Ang aorta ang pinakamalaking ugat sa katawan. Galing ito sa puso at dumadaan ito pababa hanggang sa tiyan. Pagtitignan natin ang normal na ugat, may tatlong layers ang wall nito. Ang tunica adventitia, tunica media, at tunica intima. Pag ikukumpara natin sa aneurysm, may parte sa ugat na mahina at manipis ang tatlong layers na to. Kaya pag dumadaloy ang dugo, magsi-stretch ito at magkakaroon ng umbok. Pag sa isang side lang ng ugat ang may umbok, ang tawag dito ay saccular aneurysm. Pero pag lahat ng sides ng ugat ay lumobo, ang tawag dito ay fusiform aneurysm. Pag pumutok naman ang aneurysm, ang tawag dito ay ruptured aneurysm. Ano-ano nga ba ang sanhi ng pagkanipis at pagkahina ng mga walls ng ugat? Dahil binibigay mo lahat sa kanya, magtira ka naman ng konti para sa'yo. Char, maaaring dahil sa mataas na kolesterol sa dugo, mataas na presyon at paninigarilyo. Maaaring dahil may namanakang sakit tulad ng Marfan syndrome na sumisira sa collagen kaya numinipis ang walls ng ugat. Maaaring dahil sa pamamaga sa walls ng ugat na dulot ng infeksyon na hindi naagapan agad tulad ng syphilis na isang uri ng STD, TB o salmonella. Ano ba ang sintomas ng aneurysm? Nakadepende sa laki at location nito. Pag malaki yan, mga more than 6 cm at ang location nito ay nasa bandang taas ng aorta, maaaring maipit ang daanan ng hangin at esophagus na nasa likod nito. At ang sintomas ng pasyente ay hirap siyang makalunok at hirap huminga. Pag ang aneurysm naman ay nasa bandang baba ng aorta sa may tiyan, may makakapa ang doktor na bukol na pumipintig. Pag ikaw mismo napansin mo ito, huwag mo na itong pisilin dahil pwedeng pumutok yung aneurysm. Pag nasa utak naman ang aneurysm, dumodoble ang pagtingin, sobrang sakit ng ulo, may stiff neck at nagsusuka. Nakikita ang aneurysm at kung gaano kalaki ito gamit ng x-ray, ultrasound, mas maganda CT scan or MRI. Paano nga ba natin maiiwasan ang aneurysm? Siguraduhing mababa ang kolesterol sa dugo. Iwasan ang mga matatabang pagkain, mga fast food, fried foods. Lalo na sa mga mahilig sa french fries, mataas ang bad cholesterol nito. Kung diagnose ka ng high blood, siguraduhing iniinom mo araw-araw ang gamot mo, regular ang follow-up mo sa doktor, at namomonitor lagi ang presyon sa bahay. Tumigil na sa paninigarilyo. At kung may infection tulad ng mga nabanggit ko kanina, siguraduhing kinukumpleto ang nireset ang antibiotic ng doktor at mag-follow up. Ligtas ang may alam ng tama. Hanggang sa susunod, take care!